Magandang araw mga boss. Ngayong araw na to ay mag-aasintada tayo o maglalagay ng hollow blocks mula sa paghahalo ng semento at buhangin, pagli-layout, paglalagay ng tangsi para gawing guide, paglalagay ng halo, paglalagay ng hollow block at hanggang sa matapos ito. Pero bago munang lahat, intro muna tayo. So ito yung second floor mga boss. So lalagyan natin ito ng CHB o mag-aasintada tayo. So nakaabang na itong ating mga vertical na bakal na ito. Bali 10mm yan at may haba na 2 meters. At yung mga dowel sa kolom mga boss nakaabang na rin yan. So hukayin lang natin at dudugtungan para gawing horizontal bar. So next is maghahalo na tayo. Bali yung ating mix ratio nito mga boss ay 1:4. So isang semento at apat na buhangin. Ayan. So yan yung standard natin sa paghahalo ng ating asintada. So next is magsusukat na tayo mula dito sa flooring. Susukatin natin ng 21 cm. So pagkatapos rin magsukat, magluhuhus level tayo. Kasi yung flooring natin mga boss, hindi kasi 100% nasa level. Kaya gagamit tayo ng level hose para magiging level yung ating CHB or yung pag-asintada. So nilibilan natin yung sinukat natin. So next is maglalagay tayo ng tangsi. So ito yung nagsisilbing guide natin. So dapat yung tangsi mga boss is nakaharap doon sa labas. So next is maglalagay na tayo ng halo. So ito yung seating na tinatawag lang seating mga boss. Dito inilagay yung CHB natin. So mas maganda mga boss, hindi masyadong basa yung o yung halo natin. At siguraduhin lang natin mga boss na lahat ng ating vertical na bakal ay matuwid para hindi na tayo mag-adjust pag meron ng CHB at maiwasan nating mag-crack yung ating halo sa ilalim. So sa unang patong yun ng hollow blocks mga boss, so may tangsi kang guide sa kanyang horizontal alignment. Sa vertical alignment naman mga boss, is yung poste ang sisilipin nyo na magli-level doon sa ating CHB or sa hollow blocks. So mangyayari lang ito sa pinakaunang paglalagay mo ng hollow blocks. So next is maglalagay na tayo ng hollow sa ating yung butas ng ating CHB. So babasain natin ito mga boss. Ito yung pinaka-importante mga boss. Dapat basang-basa yung ating halo para hindi siya mag-stack up sa butas at diretso siya at kakapit din siya doon sa halo sa ilalim. So mas magandang basa yung ating halo nito. Ito pang isang importante mga boss, yung joining niya. So dapat sinisiksik nyo ito yung joining niya ng halo para matibay yung ating joining. At saka yung ating vertical bars, dapat tinitik-tik natin ito para yung halo sa ilalim ay malalaglag at magiging magkukompress yung ating halo sa ilalim. So ito na mga boss, natapos na tayo sa isang layer ng ating CHB o pag-aasintada. So next is magsusukat naman tayo ng 21 cm mula sa hollow blocks papunta doon sa poste. Ayan. Tapos ito pa mga importante mga boss. So pagkatapos nyo sa isang layer ng hollow blocks, dapat tatanggalin nyo yung mga excess sa ilalim para hindi titigas. Kasi pag dalawang layer na yung hollow blocks mo, so tsaka mo tatanggalin yung halo sa ilalim,
So ang mangyayari dyan is baka magalaw mo yung hollow blocks at mawala yun sa alignment. So dapat sa isang pile, dapat tinatanggal na yung mga excess na hollow sa gilid para mas malinis din tingnan yung ating pag-asintada. So next is maglalagay naman tayo ng seating. So yung hollow natin ito mga boss ay hindi masyadong basa para malalagyan agad ng CHB. So dapat naka-alternate yung joining natin ito mga boss. Dapat naka-alternate yung ating joining. So pagkatapos ng pangalawang layer, so tatanggalin naman natin yung mga excess na halo. So next is maglalagay naman tayo ng halo sa ating halo blocks, yung mga butas ng ating halo blocks. At yung horizontal bar nila na inilagay mga boss ay nasa column or nasa poste na. Yan. So hukayin lang natin yan. At yung iba naman mga boss is gumagamit ng barina. Binubutasan nila yung column bago nila nilagyan ng bakal. So pwede rin yun. So ito na yung pangatlo mga boss. So kada pangatlong layer ng hollow blocks ay maglalagay tayo ng horizontal bar. So advice ko ito mga boss, huwag kayong gumamit ng 8mm na bakal. So mas maganda 10mm yung gamitin nyo. Yan yung standard natin sa paggagawa na sa pag-aasintada. So dapat 10mm lahat yung bakal natin. At yung ating alambre na gagamitin is number 16. A few moments later. So pag ako nag-aasintada mga boss, hanggang 6 na patong lang yung gagawin ko sa isang araw. So dito naman sa side na to, mag-aasintada tayo. So hindi ko kasi sinasagad ito sa hanggang sa itaas mga boss, kasi malambot pa yung nasa ilalim. May tendency ito na mag-bend o mag-crack yung nasa ilalim natin. So bukas na natin ito, i-continue itong side na to. So sa kabilang side muna tayo mag-aasintada para matibay yung ating pag-aasintada. So huwag niyong kalimutan ilagay yung horizontal bar mga boss, kasi baka makalimutan natin ito bukas at hindi ito malalagyan ng horizontal bar. So hanggang dito na lang muna mga boss. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan yung video na to, please like and subscribe this channel.